It's me again, Will Denza, Real TTV. And this channel, pinipicture ko yung aking mga condominium at yung mga properties na binibenta ko with SMDC. But in today's video, papasilip ko sa inyo yung one-bedroom condominium unit ko na pinafurnish ko since last week pa at pinaghirapan at pinagpuyatan ng aking mga tao. So tara guys, pakita ko agad sa inyo. Magsimula tayo dito sa balcony area. So ito yung view ko guys, nga pala. Medyo maulan ngayon, kaya at maghahapon na 5:30 bago pa dumili, pasilip ko na sa inyo. Okay, pasok tayo guys, come on! So, ito na yun. This is my bedroom area. It's a nautical inspired one bedroom condo. Na it's my dream interior na talagang matagal ko nang pinagpaplanuhan. Kasi guys, for your information, isa akong seaman. No? Sumakay ako ng barko, nagtrabaho ako sa tanker ship. 2010, no? So 10 years ago na pala yun, no? So kaya binabati ko yung lahat ng mga marino, lahat ng mga seaman o seafarers nagkatrabaho ngayon. So mabuhay kayo, maraming salamat sa mga inyong mga pagsasakripisyo para matulungan ng inyong pamilya. So saludo ko sa inyo at binabati ko rin yung ninong ko na ninong Chief Engineer of Makalinaw. Yan. Ngayon guys, pasilip ko na agad sa inyo. Ito na yung bed. Ito, puro po white lang. It's a queen size bed. Tapos naglagay tayo ng mga pillow dito na stripe. Yan, kita nyo. Blue yan, blue. Tapos ayan, medyo black. So para lang magkaroon ng effect na nautical. Tapos meron tayong buoy dito or salvavida nakalagay welcome aboard. Tapos meron tayong mga bottle dito na parang time in a bottle effect, ano yun, para makuha yung nautical na look. Then gumamit tayo dito ng navy blue na curtains. Pakita ko sa inyo yan, it's a navy blue na curtains. Tapos meron tayong white dito na curtains yan, so para pag gusto ng ating tenant na ano lang, na cool lang, na medyo during daytime gusto nyo medyo hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong bright, so pwede nyo gamitin yan, no? And sa gabi naman
Pwede nyo i-close yan. Yan. Kita nyo, guys. Simple, no? It's a simple curtain. Yan, no? Curtain rod lang yan. Pero ang ganda nung effect nyan. So, pag sa gabi, very dark yan. Very cozy, no? Sa araw naman, open mo lang yan. Yan. That's it, no? Hindi na kailangan ng blinds kasi ang mahal din naman ng blinds. Ito, sobrang mura lang. Itong frame ko, it's an old frame from my previous condo dun sa Tower A. So, ginamit ko lang. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, no? Wala nga siyang headboard. No? Wala pang headboard yan. Ayan. So, anyway, it's for rental lang naman. So, hindi masyadong kailangang flashy yung natin interior. Meron lang din tayo dito ng ano. Ayan, no? Simple lights para pag gustong mag basa-basa ng tenant natin, they can use this. Tapos ito yung ating foam 6 inches thick, no? Malambot naman siya, guys, no? And ako again, 6 footer ako pero kasya ako dito, ayan, no? Higa ako, guys. So ayan, no. Maluwag pa to. It's a queen size. Kasya pa dito yung wife ko, no? Tapos meron tayong lumang closet cabinet, no? Kasi before this unit, kung matandaan nyo yung previous video ko, ang ginawa ko dito is mga double decks yung nilagay ko. Kasi before last year naparent ko to ng 30,000 pesos per month, pero dalawang double deck. So may tumirang apat na staff na nagkatrabaho na mga foreigner. And kaya lang ngayon, since pandemic, medyo nawala na sila, nag-uwian sa country. Kaya ngayon, ang mga needs naman ng mga renter is ito, queen size. Kasi ang tumitira ngayon is couple lang or isang tao. So kaya ginawa ko, tinanggal ko yung double deck ko, pinull out ko muna, nilipat ko sa isang condominium ko sa BMCI. So ayun. Ngayon, ito, ginamit ko ulit. Ang ginagawa ko kasi, guys, pag nagpo-pull out ako ng mga items, ista ko lang muna yun sa bodega ko. Meron akong bodega sa Nueva Ecija. Tatago ko muna yun. Tapos ngayon, kung ano needs ng client next year or the next coming years, gagamitin ko pa rin. So, ang ginagawa ko, nire-recycle ko lang yung mga furnitures ko. Tulad nito. Yan. Di naman bago yan. No? Yan. So, kailangan maging resourceful ka rin sa mga gamit mo. Huwag kang bili ng bago kasi mauubos ang kikitain mo. Okay, doon lang mapupunta sa mga pagbili ng mga items. Ito, aircon ko, maganda pa, no? 1.5 HP. So every year pinapa-cleaning ko yan. Ayan, hindi mo kailangan magkabit ng 2 horsepower na inverter na aircon. Napakamahal nun, di ba? So ito, basta kayang palimigyan yung isang room, 1 bedroom, mga 25 to 28 square meter, okay na yun, guys. So balikan natin yung room recap, no? Para magkaroon ng effect na nautical. Ayan, meron tayong mga ganyan. Tapos more of white. Ito, ang pinaka-importante dito, white and navy blue or blue. Punta tayo ngayon, guys, sa living. Alamin naman ng SMDC yan, no? Partition lang from the bedroom to the living. So hindi ko na kayo kailangan ipaliwanagan doon kasi nakita nyo na yung mga one bedroom ko. More of a one bedroom lang yung in-invest ko, guys, kasi more of a rental. Pero meron din akong two bedroom. So ngayon, ito lang yung pinag-investan ko talaga. Ito lang binili ko na bago, brand new sofa. Yan. Sofa bed yan, guys. Medyo malaki, pwede mo i-convert into bed, no, pag meron kang bisita. Tapos ito, may mga effect tayo na pang nautical inspired again. Yan. So yan, meron tayong mga wall decors dyan. No? Meron tayo dito ang paddle. Yan. Kita nyo, guys. Tapos dito, ito yung ating accent wall. Blue. Yan, pakita ko sa inyo. Maganda yan, guys. Maganda yan sa personal. Kaya kailangan nyo bisitahin yung itong one bedroom unit na to. Pasilip ko sa inyo personally. Kasi medyo hapon na, 5:30, medyo madilim. Kaya, ayan, ito. Tapos meron tayo ditong, yun, drop lights.
Nabili ko lang to sa Mandawi. Itong mga art decor o mga wall decor, guys, punta lang kayo sa ano, yung sa Manila, is Dapitan, Dapitan Arcade yan. Mura lang yung mga yan, sobrang mura. Pwede kayong tumawa dun sa Dapitan Arcade. Tapos, ito, meron tayong two-seater dining table. Again, ito, galing lang to sa lumang condominium. Tapos, sa bodega, nakita ko, pwede pang gamitin. Yun. Ito, bago to, paborito kong upuan, Scandinavian chairs na white. Matibay din kasi siya, guys. Matagal. 5 years, no? Kailangan mo lang higpitan yung ilalim. Kasi yung ilalim na to, ayan, no? So, ang sekreto lang dyan, kailangan mo lang higpitan. Para matagal yung buhay ng chairs. Tapos, isa sa mga favorite ko ngayon o paborito kong nilalagay sa mga condominium ko is itong fluted walls. Yan, ganda ng effect. Wood effect. Yan, sobrang bagay yan sa white. No? For me, para sa akin, no? Personally, sobrang gusto ko ng effect nitong fluted walls na to. Nagkakabit din kami niyan, guys. So, pag kailangan nyo, pwede namin kabitan. Ah, thank you nga pala sa dalawa kong tao na gumawa nitong one bedroom kay Chok and kay Nick, no? Great job! Yan. Tapos, ito, meron pa rin tayong wall, no? Sa, nabili ko sa isang department store. Tapos, guys, pakita ko nga pala sa inyo yung sofa. Ayan. Kasi, pwede mong higaan to. Yan, pag may bisita ka. Lain mo lang. Pulin mo to. Ano? Extra bed, no? Pwede mong kunin yung ano rito sa kabila, yung aking isang pillow. So ayan, guys. Yan. May bisita ka, pwede niyo nang gamitin 'yan. Pwede na mag-sleep over bisita mo. Kita mo? Kita niyo, guys? Ayan, oh. Tapos, itong two-seater dining table, pwede mong hilahin. Ayan, pwede mong, tapos yung dalawang side, pwede mong lagyan ng dalawang chair pa. Meron akong dalawang extra chairs doon sa balcony ko. So, apat na tao, pwedeng gamitin doon. Kita nyo, guys, oh, sobrang luwag. Maliit lang yung condo, 26.5 square meter to, no? May balcony pa. Ang sekreto lang naman, para magmukhang malaki yung condo mo, lagay mo ng mga space saver na mga items or mga furnitures. Huwag masyadong malaki, huwag din masyadong maliit. Tapos, declutter ka lang ng mga gamit. Bawas ng mga items na hindi mo naman kailangan. And anyway, it's for rental lang. So, ako ang sikreto ko sa mga for rent ko na mga condominium, hanggang kaya ko magtipid sa pagpa-furnish, titipirin ko. Kasi every year naman nagbabago yung needs ng mga tenant natin. Paano kung hindi na mag-renew? Tapos the next year, iba yung needs niya. Gusto niya ng double deck. So, ganun lang. Hanggang kaya ko magtipid, hanggang pwedeng disposable yung mga items and furnitures, yung pinakamura lang. Ano? Tulad itong refrigerator ko. So, mura lang yan. Yan, oh. Sira na nga yung ano niya. So, ano natin. Yan. Sira na yung sa freezer. Pero gumagana pa, no? Hindi naman, wala namang reklamo yung mga renters ko. Kaya nga, binibili ko na rep ngayon is yung two-door. Kasi normally, ito madaling masira. Yan. Tapos, ayan, no? Simple microwave. Diba? Hindi mo kailangan masyadong i-upgrade. Tapos dito, as is lang, SMD siya turnover, wala akong binago. May cooktop na yan, may range hood na yan. Tapos, malakas yung tubig natin. Kung ano lang yung basic needs ng tenant natin, that's it. Then dito naman sa toilet and bath, ganun din guys. Wala akong binago dito. Naglagay lang ako ng top load washing machine. Tapos meron akong shower heater dyan. No? Tapos meron kang telephone type, rain type, buo pa siya. Then ngayon, di ako naglagay ng shower curtain kasi inisip ko tenant na yung bahalang maglagay ng shower curtains.
kung tatanungin niyo ako guys kung kumikita ba ako sa pagkapauba ng condo, definitely yes, kumikita ako kasi hindi ko gagawin to ng hindi ko to gagawin kasi since 2012 nagkapauba na ako ng condominium. Nagsimula ako sa isa, naging dalawa yung condo ko, naging tatlo, nagkaroon ako ng mga 2 bedrooms, nagkaroon ako ng property sa ibang developer, and tuloy-tuloy hanggang ngayon, no? Right now, nasa mga more than 10 properties na yung condominium ko. Yung 7 doon, pinaparentahan ko na at kumikita na ako. Yung iba doon, naka-loans. Pero from the loan itself, nakukuha ko doon sa pagkapakupa yung pambayad ng loans. Pero marami na rin akong property na fully paid. Kaya yung mga property fully paid, yun. So, passive income na yun, guys. Again, binabati ko yung ating mga Marino, no? Maraming salamat. At binabati ko rin yung aking mga subscribers na dumadami. More than 15,000 subscribers na po tayo. At please continue to support my YouTube channel. At marami pa tayong gagawin mga informative videos katulad nito, no? Mga tips about sa real estate. At binabati ko rin yung isa sa ating mga loyal subscribers, si Miss GD, no? Si Miss GD na nasa Canada. So, kamusta dyan, ma'am? Isa siyang nurse. At patuloy pa rin nagkatrabaho hanggang ngayon. Sinusuportahan yung pamilya. So, mabuhay kayo, Miss GD. So, maraming salamat, guys. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel and follow us sa Facebook and Instagram. As always, guys, ingat kayo palagi. Stay safe. Bye.